I remember, nung bata ako, tuwing Sabado ng gabi, bubuksan ko ang TV para lang manood ng Banana Split. At yung inaabangan kong segment ay Brad, Bro, Brew. Maya-maya, makikita ko na naman itong guest natin today sa ASAP. At masasabi ko, one of the best dancers in showbiz talaga. No wonder tinatawag nga siyang the Dance Floor Dynamite. He's an actor, performer, and now a director. Ladies and gentlemen, Mr. John Prats. Today, ito kasama natin ngayon, isa pang enthusiast pagdating sa dalawang gulong. Let's all welcome, Direct John Prats. Hello! Hello, hello, Tito John! Gusto cap natin, ha? Oh, para tayo may initials, para tayo may show talaga. Kamusta ka naman dito, John? Okay naman, pandemic. Okay naman. Ato, laging atat mag-motor. Mm-hmm. Dahil nga pandemic, syempre, mas feeling ko mas less yung mga rides. Mm-hmm. More on nag-stay home lang talaga kami. And, ayun, but sumusundot-sundot, syempre minsan pag hindi mo mapigilan, minsan to work, nag-scooter ako to work. Minsan hindi lagi. Minsan lang, pagka pinayagan ni Missy. Ayan, more on that later, magtatanong ako kung paano. Pero, paano ba nag-start yung hilig mo sa motor? Well, paano nag-start? Mahilig na ako dati, pero never ko na-imagine yung sarili ko na magkakaroon ako ng motor. Mm-hmm. Parang growing up, my mom, talagang dinidiscourage na kami na magmotor. Yeah. Even my dad hindi yun mahilig. And then siguro 2000, that was 2018 when si Sam encouraged ako kasi before 2018 siguro ang buhay ni Sam motor na eh. Nagmo-motor siya to work kasi hate niya yung traffic. So siguro nag-start siya ulit magmotor 2015, 2016. So in-encourage niya ako na magmotor kahit scooter. Tapos binigyan niya ako ng idea na yun nga, mag-ano ako, mag-Vespa. Yeah. 2018, sabi ko, sige nga, kuha nga ako ng Vespa. Pero syempre, ang pagdadaanan ko is my wife. Yes. Pero ang sinabi ni Sam, you know what? Sabi niya, ako na magbabayad ng Vespa mo, makasabay lang kita mag-motor. Ah, talaga? So, sinagot niya? Sabi ko, good deal yun, ha? So, in-encourage ko, tinanong ko si Liv. Nag-dinner kami sa Eastwood. Sabi ko, kasama si Sam. Sabi ko, Kaf, mag-ano kami, bili mo na akong Vespa, bibili daw ako ni Sam, ganyan-ganyan, binibiro ko. Tapos hanggang naiinis na siya, sinasabi niya, oh, hindi magandang biro yan. Hindi magandang biro yan, ha? Ayoko na yan. Sasabi ko kay Sam, Sam, tigil na natin yung pag-ano. Kasi nagagalit na talaga sa radyo asawa ko. Hindi na daw maganda, napipressure daw siya. So si Sam, nag-stop na siya kumbaga i-push. And then, meron ako taping one day. I left the house, pero para mabilis lang yung taping ko. So umalis ako mga 2. Nung dumating ako mga 5, nagulat ako, may Vespa ako. I'll send you the video nung nakunan ni Liv yun eh. Yung pala the whole time, kakuntsaba ni Liv si Sam. Oh my God, ang sweet so, naman. So my wife bought that Vespa, si Frankie. Ang tawag ko sa kanya Frankie kasi nakuha ko siya sa prank. So, yun, nag-start nun sa Vespa na yun. And then eventually, na papayag ko rin siya to get a big bike. Yun, yun. Paano mo naman na-convince si Tito Liv para payagan ka sa big bike? Ano naman yung mga parang choices mo before, ano yung options, tapos paano mo siya napa-oo? Well, alam mo sa motorcycle community, di ba? Ang dami ng conversation. Yes. Kung paano ka lulusot sa wife mo, or sa mom mo, or sa dad mo. So iba-iba eh. Nung big bike, parang sinasabi pa ng mga friends ko na parang, just get the big bike, tago mo sa bahay ko, kung wari, motor ko. Ang daming ganun eh. Pero syempre, hindi naman kaya ng konsensya ko na magtago. Itatago. Parang feeling ko, pagka nalaman din niya eventually, parang feeling ko mas malaki yung fight. Yeah. So, after nun, di nagsabi na ako sa kanya, sabi ko, gusto ko ng big bike, gusto ko lang ma-experience, I've been working so hard. Yung mga drama-drama. Drama-drama, grabe. Alam mo, buti pa sila, nakakaingit. Minsan na ano ako, na out of place ako. Ganyan, tapos kuwari, teary-eyed ka.
Ngayon, alam niya na nag-acting pa ako doon. And then yun, naawa naman siya. I was planning to get yung mga Rebel. Yeah. Kasi or basta kahit ano na starter bike lang. Yes, kasi yes. Syempre, hindi, yung last na nagmotor ako was I was 17 motocross. Yeah, okay. Pero syempre 17, tas ngayon 37. So ilang, tsaka ang layo, yung mga motocross kadalasan mga 250cc na sagad. Tsaka 2-stroke lang yun eh. So walang gitna. So nakalimutan ko na kung paano. So I had to refresh kung paano yung manual ulit. And then sabi niya, hindi, sige, kung kukuha ka ng motor, sagad muna kasi isang beses lang yan. Ah, sagad. Sagad ko na. Doon ko na kinuha yung bobber na Triumph. Yes. So paano mo naman napag-decidean na yun na yun? Yung friend ko, sabi niya na try mo yung bobber kasi mababa. Eh, syempre, hindi naman tayo biniyayaan ng height. Tangkad na height. So tinry ko yung bobber. Yeah. Tinry ko yung bobber. Nung finit ko, actually ang gusto ko nun is the T100. Yun yung gusto kong look. Kasi nga sabi ko, di ba gusto ko yung Interceptor. Yeah, yeah. Gusto ko yung Interceptor. So gusto ko yung T100 kasi oh, they look the same. Tapos nung sinuot ko yung finit ko yung bobber na nandun sa showroom, sabi ko, yun may yung totoo pala yun na feel mo na ito yung akin. Yung parang nag-fit ka ng sapatos, tapos sakto. Sakto, tapos parang gustong-gusto mo talaga siya. Then I had to wait for 3 months. Kasi yung nandito na bobber nung time na yun was the entry level bobber, yeah. Hindi yung bobber black pa. Yeah. So I had to wait 3 months bago dumating yung bobber black. Mm-hmm. Tapos ito John, so bali ang bikes mo ngayon is the Primavera, the bobber black, and syempre itong Primavera din na Sean Waterson natin. Kay Liv yan, inihiram ko lang. So marunong na ba? Tuturuan ko pa lang. Pero hindi ko gagalingan yung pagturo ko para... Ikaw gumamit. Ako gumamit. Ito ko lang. So, dalawa na ang Vespa niyo. Kwento mo naman dito dyan. Paano nangyari itong Sean Waterson? Kasi syempre, this is a very coveted bike. Paano na pa sa'yo? Diyos ko, paano ba? Ano to eh? Nasa bubble kami. And then before pa, may nagsasabi na sa akin na kumuha nga ako ng Sean Waterson. But that time kasi, meron na akong Primavera. Mm-hmm. So parang sabi ko, sige, pero gusto ko talaga siya. Mm-hmm. Nung lumabas to noon, gustong-gusto ko siya. Pero nung sinabi ko kay Liv, parang hindi nga siya practical kasi meron na akong Primavera, kasi I'm gonna get this one pa. So nung meron ako slot, pinamigay ko ng slot ko ng Sean Waterson. Mm-hmm. And then fast forward, nung nasa bubble kami, may deal lang kami nung friend ko na sige, basta nagkaroon kami ng deal. So binigay niya to. Binigay niya to sa akin kapalit nung deal na yun. Galing! So sabi ko, okay, so parang technically I got this for 200,000. Mm-hmm. Parang sobrang dahil, sabi niya, dahil sobrang bagay na bagay sa'yo ko lang bibigyan, pero you cannot sell it. Yeah. And then, and dream ko rin kami ni Liv eventually, yun yung bonding namin. Yes. Mag-scooter kami. Mahirap din kasi mag-angkas. Mahirap mag-angkas. Saka ang sarap lang din na may bonding kami na pareho kami may gusto. Yeah, so, pero maganda. Kailangan niyang aralin to. Yes. Parang pangarap ko din yun, yung future wife ko ay nagmo-motor din. Mm. Yung aking pangarap. Pero ano ba at dito dyan ang parang favorite destination mo pag nagmo-motor ka? Yung pinaka-paborito mo pinupuntahan? Ako, kahit saan, basta naka-two wheels okay. For me. Nakag-try na ako mag-marilak eh, with a group, saya rin nun. Lapit lang sa'yo eh. Lapit lang, gaganon ka lang. Tapos nag-try din ako mag, yung mga coffee-coffee lang, which I enjoy also. So basta anything to do with two wheels, parang sobra ako nag-i-enjoy sa kanya. Going to work also, parang, lalo na yesterday I went to work, na ako lang mag-isa, naka-scooter, tapos worship song lang ako. So ang sarap lang kasi when you ride alone din, parang it's your pacing eh, di ba? Parang pacing mo, wala kang sinusundan, wala kang inihintay. So ikaw lang. So ang sarap din to ride solo. Yeah. Ano naman ang naging farthest destination? Naomi. Siguro one week pa lang sa amin yung scooter na yun, nagaya na sa amin si Ko na mag-Naomi. Overnight. Scooter, so service road. Service road kami, so it took us 4 hours and a half. Oh my god. Tapos syempre hintayan kayo, tapos parang hindi ka pa ganun ka-relax sa motor, bago pa lang kami. Pero sobrang memorable niya, pero sobrang pagod na after tapos, namin talagang... Wala pa kayong ano nun, meron kaming com, pero ako lang.
Parang apat lang yata kami nag-uusap, naku, pero so, ilang kami? 12? Binantayan lahat. Bantayan so nag, ano kami, may mga com, nag-groupings kami. Like parang ako nasa group 3. Mm-hmm. So may parang inaalagaan ako. Oh, tapos oh, yung sila may inaalagaan para nag-uusap-usap. Tama. At least very responsible riding. Mm. Tapos tawag dito. Eto, seryosong usapan dito dyan. Kasi syempre, madami na nagmumotor ngayon. Naliligo ka ba before or after ng ride? Alam mo, sinasabi sa akin ng mga friends ko na pag magmumotor kami in the morning, huwag ka na maligo. After na lang. After na lang. Ako din. So I tried. Pero iba pa rin yung naligo ka bago mag-ride. Yung para bang, syempre in the morning, gusto mo gising yung diwa mo, eh, di ba? Yung tinry ko yung para bang feeling mo may muta ka pa. Tapos feeling mo hindi ka pagising talaga. Tapos parang yung feeling ba? So fee ako, I always take a shower. Ngayon, naligo muna ako bago ako pagpawisan. Ako tapos maliligo ulit ako mamaya. So I always take a shower before ako mag-ride. Para lang magising ako. Ako kasi, pagka morning ride, di na ako naliligo. Maliligo after na ako ka pag-uwi. But today, kasi haharap ako sa'yo, gusto ko fresh ako. I feel special ah. gusto ko fresh ako for you. Tsaka sinabihan ako ni mama, kagabi tsaka kanina, maligo ka. Nakakaya kay tito dyan. Hindi, pero may mga ganun eh. I mean, reasonable naman yung idea na talagang, oo nga naman. Pag nag-ride tayo, pawis talaga tayo eh, diba? So, ako lang naman kasing purpose ko is hindi yung sa pawis, yung magising lang talaga ako. Para yung alert level ko mataas yes, bago tama, mag-ride. Tama. So, meron ka ng 3 bikes in your fleet ngayon. Meron ka pa bang inaasam na dream bike? Kahit may aasamin yata ako, parang okay, hindi na ako papayagan, okay na. Well, maganda naman yung bike mo eh. The Bobber is actually, the Vespas are dream bike na ng karamihan. So, I think okay na yung fleet mo, perfect oh, na eh. Happy na ako eh. sa mga bikes ko. Sabi ko nga, syempre, you have to consider also yung maintenance eh, diba? Yes. Like, may cars pa kami, tas eto. Mm. So, okay na ako rito. I mean, hindi ko naman siya laging ginagamit, but syempre, mas maganda, mas lagi mong ginagamit para yeah, mas okay yung conditioning ng yes, mga motor natin. Okay, last, ano naman ang message mo para sa mga kapo nating riders? Well, ako naman, yung message ko, hindi pa ako ganun kabihasa, but you know, watching mga vlogs like si Kuya Kim, yung mga natutunan ko naman sa kanila, don't let your ego, di ba? Yung parang pass you, parang kailangan mas matangkad ka pa rin sa ego mo. Yes. Pag may nakipagkarera sa'yo, hayaan nyo sila. Mm-hmm. Ride your pace, kung ano yung pace mo. Importante, ma-enjoy mo yung ride. Makauwi ka sa pamilya mo ng ligtas. Actually, yun ang masarap na feeling, aminin mo. Yung parang nakauwi ka ng more than the ride, yung nakauwi ka ng... Oh, yes. Walang nangyari sa akin. Walang nangyari. Ako, ganun yung pakiramdam ko, tito dyan, kada highway. Ganun yung highway. Hindi yes, kasi, di ba, like, syempre sa Pilipinas, ha. Sorry, ha, pero totoo naman. Oh. I mean, kahit gaano tayo ka-safe, ka-responsible, marami tayong mga motorista na sila pa yung... Mm-mm. So you have to be really defensive when it comes to driving. You have to be very... Kailangan matalino ka sa daan. I mean, pwede ka naman bumilis ng konti kasi yun naman ang point ng motor para makauna ka ng konti. Pero... kailangan responsible pa rin yun. Kailangan kalkulado. Oo. Actually, yun ang advantage ng feeling kung nagda-drive muna ng kotse bago nagmotor. Yes. Kasi we know, tayo mga nag-drive ng kotse, alam natin yung feeling na nagko-kotse. Diba yung sa side mirror, alam mo kung saan, pag may nagmumotor tayo, bilang may gaganon, diba? So alam natin yun. So feeling ko, pag nagmotor ako, itong coaching to, pagka dumaan ako rito, I just have to let him know that I'm here. Kasi yes, yung ibang motor, gadaan lang yan eh. Mm-hmm. So bubusin na akong konti para paalam ko lang sa kanya na nandito ako. Kasi blindside nila yan yeah, eh. Yeah, yeah. So feeling ko yun yung advantage. Kasi ang dami kasi mga nagmumotor sa atin na hindi pa talaga nakapag-drive ng kotse. Yes, madami. So yun ang dapat siguro alalin ng mga motorista natin. Alright. Thank you so much, Tito John. Thank you so much sa time. Thank you so much. Isang malaking... honor na ikaw ang una kong nag-guest dito sa channel para sa usapang motor. Thank Naku, you so marami much pa yan dahil ang daming nagmumotor, Pawi. Gusto ko nga madali. Ano, tulungan mo naman ako sa sige, mga ako magiging ano mo. Ang tawag doon? Hindi. Sa production. Talent coordinator. Pwede, pwede. Thank you, Tito John. Thank you. Nakita ko yung Vespa, sabi ko, oh nga, no, kahit scooter siya, may character. So, ano nangyari sa'yo? Oh my God. Bakit? Higad.
Meron ba? Oo, nahawakan ko. Okay lang, makasih ba? Sorry. Okay, go. Mamaya pakakatihan after ng interview.